Okay, so muli na naman tayo nagbabalik para sa isang episode ng Noon at Ngayon. Hello everyone, my name is Fern and welcome to my vlog. Na sa lungsod ng Santa Cruz, Laguna, mayroong isang napakagandang lumang castle na halos hindi na ito napapansin. Kaya sa vlog na ito, mga kaytubero, samahan niyo ako na mamasyal sa Santa Cruz, Laguna at puntahan natin ang castle na ito na tinatawag nilang Villa Valenzuela Ancestral House. Pero bago yan, panoorin niyo muna ito. Sinasabi ng marami na ang Villa Valenzuela ay isang haunted house na isang yaman ng lungsod, tahimik na nakaupo sa pangpang ng ilog. Ang Santa Cruz Bridge o kilala bilang Malaking Tulay ay isang mahalagang infrastruktura dahil ito ay nag-uugnay sa kabisera ng Santa Cruz, Laguna sa malayong baryo ng bayan. Ang mansyon o castle na ito ay dating pagmamay-ari ni Don Jacinto Valenzuela o mas kilala bilang Don Intong, na asawa ni Doña Marquita Isoreta Valenzuela at nagkaroon sila ng 5 anak. Si Don Intong ay naging alkalde ng bayan mula 1926 hanggang 1929 at ito ang kanilang naging tahanan na itinayo taong 1919. Nang pumanaw ang mag-asawa, ang bahay ay naiwan sa mga anak at noong panahon ng World War II, naging hideout ng mga Japanese Army at ang bahay ay dahan-dahang inayos at sa paglipas ng panahon, naging malaking ancestral house. Ang kasalukuyang nagmamay-ari ng bahay ay apo ni Don Jacinto at hindi na natin papangalanan pa. Kaya ang malakasal na bahay na ito ay nananatiling tahimik at nagmamasid sa nagbabagong urbanisasyon sa lungsod. Marahil ito ay umaasa na muli pang manumbalik ang dati nitong karangyan. So sa pagpapatuloy ng ating vlog, ito ang ngayon. Ngayon ay November 7, 2022, araw ng Monday. And ang oras na natin is 6:20 na ng umaga. Ayan. So ilang beses na tayo nga nagpunta ng Laguna. And this time naman, sa Santa Cruz, Laguna naman tayo pupunta para puntahan ang Villa Valenzuela Ancestral House. Ayan. So advice ko lang kayo mga kaytubero, ah, hindi tayo makakapasok sa loob dahil ito ay private property. Ayan. So hanggang labas lang yung ipapakita ko sa inyo. Okay? Exit right.
Ayan, so galing na nga tayo dito sa Laguna mga, hindi ako nagkakamali, 2 weeks ago. So meron na tayong mga napuntahan na mga ancestral house, ancestral mansion. So sa mga hindi pa nakakapanood, ilalagay ko na lang sa description down below yung link ng video para mapanood ninyo sa mga hindi lang nakakapanood. Ano? Ayan. Okay, so nandito na tayo sa Santa Cruz, Laguna. Heavy traffic reported ahead. O, traffic daw. Uy, shoutout sa lahat ng mga kababayan natin na nandito sa Laguna. Ayan. So muli na naman tayong nagbabalik dito sa Laguna. Alam nyo, marami talagang mga ancestral mansion, ancestral house dito sa Laguna. Pero karamihan ay hindi pa natin talaga sila napupuntahan. So isa-isa lang ano, mahina kalaban. Pero dito sa vlog na ito mga kaytubero, yung Villa Valenzuela muna yung pupuntahan natin, okay? Okay, so nandito nga tayo sa kahabaan ng P. Guevara dito nga sa Santa Cruz, Laguna. Ayan. So ang hirap lang makahanap ng parking. Nandito lang pala sa mismong simbahan, ano. Ayan. Okay, so ito yung Church of Santa Cruz. Ayan. So isa sa mga lumang simbahan. No? Alam nyo kapag nire-restore yung mga ilang simbahan, nire-renovate, nag-iiba yung itsura, ano? Ito kasing mga ganito, makikita nyo hindi siya naayos, pero napakaganda para sa akin ha. Pero okay lang naman sa akin na i-renovate, basta dapat hindi iibahin yung imahe ng kung ano yung itsura ng dating simbahan, ano? Okay, so itong simbahan, itinayo pa 1608. Ayan. Mukhang sarado ang simbahan. Sarado nga siya. Okay, so yan yung Santa Cruz Church. So ulitin ko lang, ito yung P. Guevara Street. Tapos mula dito, sa tabi natin, merong lumang bahay. Asuncion Alvarez Tobias. Ano? So lumang ano siya, bahay. Okay, so tabi lang siya ng ano, simbahan. Ayan o. Okay,
So isa sa mga lumang bahay na nakita ko dito sa kahabaan ng Che Guevara Avenue. Okay, so ulitin natin, ano, ito pa rin yung Che Guevara Avenue pala, hindi pala Che Guevara Street. Ayan. So kinaklaro lang natin, Che Guevara Avenue. Ayan. Alam, dinibig yan. Binuksan ko po ang puso ng lang para magkaisa tayo. Simbalin, dinigta ng huli. Okay, so nandito tayo sa ano to, World War II Filipino and Chinese guerrillas. Ayan. Okay, so labanan sa Santa Cruz, Laguna. Sa puok na ito, nakipaglaban ang mga guerrillang Huachi Philippine Chinese Anti-Japanese Guerrilla Force sa mga puwersang Hapon upang mapalaya ang bayan ng Santa Cruz, Laguna noong Enero 26, 1945. Sa tulong ng mga guerrillang Hukbalahap at Hunters ROTC, matagumpay na nakubkob ang simbahang pinagkukutaan ng mga Hapon sa labanang ito. Lubos na nakilala ang mga guerrillang Huachi sa kanilang tapang sa pakikipaglaban noong ikalawang digmaang pandaigdig. Okay? So dito mismo sa area na ito nangyari yung labanan. Ayan. Okay, so dyan nga tayo galing. Punta naman tayo dito sa plaza ng Santa Cruz. Halika. Ayan. So pasyal-pasyal muna tayo bago tayo dumiretso sa Villa Valenzuela Mansion. Ano? Okay, so ayan na, tara na, punta na tayo ng Villa Valenzuela Mansion. Tawid tayo sa kabila. So ito pa rin yung Che Guevara. Okay. So ito yung tinatawag na Santa Cruz Bridge dito nga sa Laguna. So mula nga dito, and actually matatanaw na natin yung lumang bahay na yan, ano. Ayun siya, mga kajubero. So malapit lang siya. Ayan, tawid tayo sa tulay. So etong castle na ito or mansion, hindi tayo makakapasok sa loob, mga kaitsubero, ha. Hanggang labas lang tayo. Kasi alam nyo naman, hindi lahat ng mga mansion, mga ancestral mansion, ancestral house ay open for public. Kaya hanggang labas lang tayo, ano. Ayan.
Okay, so eto na siya mga kaytsobero. Pero itanong natin kung pwede tayong pumasok sa loob. Tanong lang natin ha. Pero ang pagkakaalam ko talaga, hindi pwede. Okay. Ganda oh. Tapos dito sa may unahan, makikita nyo may parang viewing deck dito. Ayan. Diba? Kasi noong araw, yung mga bahay na nasa tabi ng ilog ay talagang mayayaman ano. Kahit dun sa Metro Manila, kung makikita nyo yung mga nasa Ilog Pasig. Ayan. So eto rin mga kaytsubero. So siguro noong araw talagang napakaganda nito ano. Tapos etong tulay hindi pa ganito ka-develop. Ayan oh. Halika. Tingnan natin. Okay, so mukhang ano siya, Sampuniang Barangay. Etong nagaano rito. So hindi na siya bahay talaga. So ayan ang makikita nyo, no trespassing. Talagang nilagyan ng gate ano. Ayan. Pero napakaganda ng ano no, ng bahay ano. Diba? So kung maganda yung Fule Malbar Mansion sa may San Pablo Laguna, eto rin maganda rin. Iba rin yung ano nito. Iba rin yung ganda niya. May multo ba? Sabi ni Kuya baka daw ma-videohan ko daw yung multo. Ayan. So makikita niyo yung bahay ano, castle. Castle na talaga siya ano. Ganda. So yan yung mahiwagang staircase. Kaya lang hindi natin masyado makita. Pero ayan, kita naman kahit papaano ano. Okay, so makikita nyo ayan o, Villa Valenzuela. Ganda no? Sana ma-restore ano, tapos gawin siyang museum or coffee shop, restaurant, mga ganyan. Kasi kita nyo maganda yung location niya. Nandito lang siya mismo sa may tulay. Tapos sa may taas, gawin siyang parang bar. Or siguro restaurant, open air. Diba?
Okay? So, pasensya na kayo ah. Hanggang dito lang yung kaya kong ipakita. So, nakausap ko na yung isa sa, isang guy dito. Sabi niya, bawal daw talaga. Hindi pwede. Kaya hanggang labas lang tayo. Ayan. So, halika na. Balik na tayo dun sa pinanggalingan natin. Okay? So, titignan muli natin itong yung mismong viewing area niya nung araw ng mansion na ito. Okay, so galing na nga tayo dun sa Villa Valenzuela Castle or Villa Valenzuela Ancestral Mansion. Ayan. So nakabalik na tayo dito sa P. Guevara. Ayan. Tapos merong isang restaurant dito, mga kaijubero. Ang tawag sa kanya is Aurora Filipino Cuisine. Kaya lang sarado. Halika, puntahan natin. Ayun o. So ano siya? Isa siyang ancestral house. Tapos ni-repurpose. Ayan, merong restaurant. Ayan o. Ayan siya, mga kaijubero. Aurora Filipino Cuisine. Kaya lang mukhang sarado. May tao sa loob, lika. Puntahan natin. Ayan, so nakausap ko si kuya. So sarado na. So hindi pa nila alam kung kailan ito magbubukas. Pero mukhang magbubukas naman daw. Pero hindi pa ngayon. Kasi buhat nung nagka-pandemic. No kuya, no? Simula nung nagka-pandemic, no? Oo, ayan. Gawa ng pandemic, tuluyan silang nagsara. Pero hopefully magbukas, Ayan, Aurora Filipino Cuisine. So ancestral house siya, mga kaisubero. Ayan. So sabi ni kuya, mga itinayo ito around 1920s, 1930s, itong bahay na ito. Sayang. Pero okay lang, at least nakita natin and abangan natin. So dun sa mga taga rito sa Santa Cruz, comment nga kayo guys or bigyan nyo kami ng update kung magbubukas itong Aurora Filipino Cuisine Restaurant na ito. Ayan. So mula dito sa labas, sa may harapan, may nakasulat, Dr. Antonio Racela Jr. and Dr. Salonga Racela. Ayan. So dati palang ito. Mga pala sila. Mga doktor pala yung nakatira dito noon. Ayan. So mga doktor yung may-ari ng bahay. Ayan, so nakita na natin ang Villa Valenzuela Ancestral House and talagang napakaganda ng bahay na ito. And makikita nyo dun sa structure ng kanilang bahay ay maraming mga details na talagang pinag-isipan o personalized pagkakagawa ng bahay. So gaya nga ng sinabi ko, no, magandang gawin ito na isang restaurant. Tapos yung mismong taas, diba, maganda siyang gawing alfresco kasi maganda yung view mo. Mula dun sa taas, nakikita mo yung river, 'di ba? Pero sana no i-restore nila ang bahay na ito. Kung di man siya gawing isang restaurant, siguro gawin na lang uling isang bahay. Kasi sayang dahil napakaganda. So again, maraming salamat sa muling yung pagsama sa akin dito sa another episode ng Noon at Ngayon. Sa mga bago lamang sa channel ko at nagustuhan nyo naman itong ganitong klase ng video, please don't forget to subscribe and follow nyo rin ako sa aking Facebook page kay YouTubero. And again, maraming salamat and I'll see you again on my next one.